Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo sa ating Dawn Watch sa buwan ng Hunyo. At ang una nating pag-uusapan ay tungkol sa itinalagang lugar para sa panalangin. Anointed place of prayer. At ang ating text ay matatagpuan sa Genesis chapter 28 mula sa verse 16 to 19. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dahong ito at hindi ko nalalaman." At siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dakong ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit." At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinagkaalaalala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong iyon ay Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan nung una ay Luz. Dito sa incident na ito, si Jacob ay tumatakas dahil sa kanyang ginawang panlilinlang sa kanyang ama at panlalamang sa kanyang kapatid. Kaya naman si Esau ay galit na galit sa kanya. Nung unang gabi ng kanyang pagtakas, natagpuan niya ang kanyang sarili sa Bethel. Dito siya ay nakatulog at hinimlay ang kanyang ulo sa isang bato. Siya ay nanaginip at sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Nakita niya si Yahweh at sabi sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ang iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at itipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Si Jacob ay tumataka sa pagkakataong ito. Ngunit sa kanyang pagtakas, siya ay kinatagpo ng Panginoon at na-encounter niya ang ating Panginoon. Ang Bethel ay isang lugar na bulubundukin at disyerto. Isang lugar na mabato na kung saan hindi mo aakalain na ang lugar na yon ay isang lugar na pwede mong makatagpo ang Panginoon. Sa oras na kung saan na parang walang-wala si Jacob dahil sa mga nagawa niyang kapalpakan, siya ay tumatakas dahil sa kanyang ginawang panlilinlang, natagpuan niya ang Panginoon sa lugar na iyon. At tinawag niya ang lugar na iyon na Bethel. Saan ang iyong banal na lugar? Saan mo kinakatagpo ang Panginoon sa tuwi-tuwi niya? Mayroong banal na lugar na panalanginan na mas mahalaga kaysa sa natural na lugar. At ang lugar na ito ay walang iba kundi ang ating puso. Kaya kahit saan tayo manalangin, kahit sa isang lugar na hindi natin inaakalang makakatagpo natin, makakaniig natin ang Diyos. Makakaniig natin ang Diyos. Sapagkat ang nagtatangi sa lugar, ang nag-a-anoint sa lugar, ay hindi ang lugar per se, kundi ang presensya ng banal na Espiritu. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 3:16-18, "Hinihiling ko ayon sa kanyang kayaman at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig
maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon na idambana natin siya sa ating mga puso. Nahanapin natin siya sa tuwi-tuwi na. Nabigyan natin siya ng panahon. Sa tayo ay nabubuhay sa kapanahon na kung saan napakarami ng distractions, ng disturbances, napakarami ang gustong kumuha at umagaw na ating oras. Inilalaan ba natin ang certain time sa isang araw para sa ating pakikipag-ibig sa Panginoon? Kung hindi, oras na para gawin natin ito. Sabi sa Philippians 2:13, ang Diyos ang kumikilos. Siya ang gumagawa ng kaparaanan para naisin natin na gawin ang kanyang kalooban. Kung ikaw ay magdedesisyon sa iyong puso, nahanapin siya sa araw-araw, na siya ay katagpuin sa araw-araw. Saan mo man siya katagpuin, hindi mahalaga ang lugar. Ang mahalaga ang iyong puso. Kapatid, pwede mo siyang katagpuin habang ikaw ay nagtatravel, habang ikaw papunta sa iyong trabaho. Kapatid, pwede mo siyang katagpuin kahit habang ikaw ay nagtatrabaho, pwede mo siyang kausapin. Ang mahalaga, kapatid, ang iyong puso. Pero sa iyong pag-uwi, kung saan ikaw na ay mamamahinga, bago ka mamahinga, kausapin mo ang Panginoon. Spend time with Him. An anointed person has an anointed place. Kailan mo kakatagpuin ang Panginoon at saan mo siya kakatagpuin? Ang mahalaga sa lahat, ang iyong puso. God bless you.